alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malakas. Ngayon na aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami nawa ay pagbigyan mo na makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing.
nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan. Nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya ay hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noong gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humahatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang umahatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing kanawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng inyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan.
Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umaon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 na hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo,
at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, hinihikayat din tayo ng ating Panginoong Jesus na gawin ang trabaho ng mga apostol. Sikapin natin ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, at sa lahat ng paraan. Sikapin natin habang nabubuhay tayo sa lupa na ilapit ang mga tao sa Diyos at ang Diyos sa mga tao. Yan ang gustong mangyaring maging diwa ng ating buhay, mga Kristiyano, habang nasa lupa. Maging apostol, ipalaganap natin ang Ebanghelyo. Ilapit lahat ng tao sa ating Panginoon. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang pagkahari. Hilingin natin sa ating Panginoon ang kanyang malaking biyaya na maging apostol. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at ingap ay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa danan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon na aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya ay kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay ipakayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ang iyong anak na nag-akin ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupungkay sa iyong kadakilan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't
iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng makay na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakas ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakas ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay.
Poong Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y paborihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinikiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes, kami nawa ay pagindapatin na magkamit ng gantimpala na walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni dulwalhati kanon.